Sama din po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Aba Yahweh. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat minaabot ng pangaral ng munting channel na ito sa iba't ibang panig na ang buong mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli po tayong pasalamat kay Aba Yahweh sa buhay na pinagkaloob niya sa atin, maging sa ating buong pamilya. Marami pong salamat, Aba Yahweh. Ngayon po ay January 20, 2022. Ganap na po alas 5:54 ng hapon dito sa Pilipinas. Uli po, magandang hapon sa bawat isa. Ang ating mupaksa sa araw na ito ay hinggil po doon sa kaunting kalaman sa kasulatan 1:14-17. Sabi nito, siya ang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga tao. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. Maganda po yung saling doon sa ASMB. No? So, unahin natin sa 15. Kung mahal niyo ako, sabi sa mga alagad, susundin niyo ang aking mga utos at hihilingin ko sama. Nabigyan niya kayo ng isang tagatulong or tagapagtanggol na sa inyo magpakailanman. Siya ang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan, hindi siya matanggap ng mga tao makamundo. Oh? Dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga tao. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. Eh, nagsasalita siya ng mga panahon na ito nung siya ho ay nakitulad sa tao. No. Ngayon, pagdating ho doon sa sinasabi ng marami, ito dalimbawa ng banal na espiritu, Espiritu Santo, Espiritu ng Diyos, Espiritu ng Panginoon, Espiritu ni Kristo. Siyempre, yung mga nasa laman, lito. Di ba? Lito sila dahil meron nyo, ang dami. Merong Espiritu ng Diyos, may Espiritu ni Kristo. Tapos meron pang banal na Espiritu. Tapos merong Espiritu ng Panginoon. May mga ganyan, di ba? Yeah. So, dito, bakit hindi makita, ano? Sabi niya, ayan, no? Na hindi matanggap ng sanlibutan. Kasi ho, yung desire nung flesh, desire noong at ng mata, at saka ho yung pride of life, ito ang hindi makatanggap ng espiritu ng katotohanan. Eh siyempre, hindi siya nakikita. Kasi ho yung mga tinatawag na makamundo, ang kanilang pananaw ay laging doon sa nakikita, sa nahahawakan, sa naamoy, yung senses, kumbaga. Ano? Yun ang pagnanais ng mata, yung tinatawag na pagnanais ng laman, pagnanais ng mata, pagmamataas ng buhay, yun yung pride of life na tinatawag. Ito ho yung mga hindi makatatanggap ng espiritu ng katotohanan. Ang dahilan ho dyan, hindi nila siya nakikita. Walang pag-unawang espiritual. So, walang ibang ginagawa yung laman, kundi yung dikta nung kanilang tiwaling mga hilig.
Palibasa ngayon nasa laman, ano? Yung kanilang mga pandama. Ayan. Oh. So talagang hindi matatanggap. Di ba sa unang meron nung binabanggit dito, unang 1:16, oh, sabi niya, ayan, sapagkat ang lahat ang nangasa sa libutan ang masamang pita ng laman at masamang pita ng mata, ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa ama kundi sa sanglibutan. Di ba? O di talagang hindi matatanggap ng sanglibutan yan. O? Unang Korinto 2:14, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Tingnan natin o doon sa magandang balita. Ah, doon sa ano? Sa ASNB. Kaya kahit anong gawin mong halimbawa, paliwanan, ay hindi ko talaga. Yan. Sabi niya, 13, kaya banal na Espiritu. Yan niya. Yan, meron banal na Espiritu yan. At hindi mula sa karunungan ng tao. Ipinangaral namin ang spiritual na mga bagay sa mga taong pinananahan na ng Espiritu. So, ibig sabihin, yung lamang mga taong pinanahanan ng Espiritu, doon ipinangaral yung mga bagay na espiritual. Kung ikaw ay nasa laman, ay hindi mo kailanman maunawan, maintindihan ang mga bagay ng pang-espiritual. Hindi ba? Ngunit, sa taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, meron nakalagay doon sa 13, banal na Espiritu. Dito sa 14, Espiritu ng Diyos. Tingnan ninyo, kung ikaw ay walang Espiritu, sasabihin mo, magkaiba yata yan. O banal na Espiritu, Espiritu ng Diyos, meron pang Espiritu ni Kristo. Doon sa 8:9 ng Roma, Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo. Ano? Ayan. Hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan at hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Sa taong pinananahanan ng Espiritu, nauunawaan niya ang mga bagay na ito, ngunit hindi naman siya mauunawaan ng mga tao na hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga ho, hindi ba napapansin pagka, halimbawa, o magulang mo, or asawa mo, or kapatid mo, di ba? Minsan nag-aaway, magkalaban. Ah, mag-asawa, magkalaban sa pananampalataya. Anak, magkalaban sa yung ama sa pananampalataya. Bakit? Kasi ho, merong may isa doon, merong espiritu. Yung isa wala. Pero sa laman, meron silang blood relation. Mag-ama nga ho eh. Di ba? Or magkapatid. Di ba? Hindi maunawaan nung walang espiritu yung taong may espiritu. Ang liwanag po niya sinasabi doon sa 14:17. Yan. Ano sabi? Yan. Sa mga tibagay espiritu na katotohanan na hindi matatanggap
ng sanlibutan. Sapagkat hindi siya nakikita, may nakikilala man siya. Siya'y nakikilala niyo sapagkat siya'y tumataas sa inyo at sa inyo. Ano ho ba yung binabanggit niyang sanlibutan or the world? The term world is often used to denote all who are entirely under the influence of the things of this world. Sino-sino yan? Yan ho yung mga may pride, may ambition, yung mga bagay na merong kalayawan. Yan. Hindi talaga nila maintindihan. Unang Korinto, 1:21, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan. Ang Diyos sa pamagitan ng kanyang karunungan ay tinalagdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisimpalatay sa pamagitan ng kamangmangan ng pangaral. Hindi maintindihan ng mga tao eh. Cannot receive, cannot admit as a teacher or comforter. Hindi matanggap na yung palang espiritu na ito. Kasi sa ibang religion, magkakaiba yan, ha? Lalo na yung may aral na Trinidad. Tatlong persona sa isang Diyos. Magkakaiba sila. Dito, parang ang nangyayari, ibabato ka dun sa isa, and then pagdating dun sa isa, bato uli dun sa isa, pero ang kinauwian, isa lang. Yan ang hindi naiintindihan nung nasa laman. Hindi naiintindihan. Di ba? Pero kung may espiritu ka, yung nagsasalita nung unang siglo, kaya nga, binasa ko doon sa maganda ho yung sinasabi ko eh. Maganda yung banggit kanina eh. Tingnan niyo ha. Ulitin, banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Tatandaan niyo ha, walang kasinungalingan yan. Hindi siya matatanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya. Hindi ba? Pero kilala niyo siya. Dahil kasama niyo siya. Eh, sino ba yung nagsasalita na yun? Sino ba yung nagsasalita? Kaya sabi ko kanina, maganda ho yung version ng ASMB. Kasi sabi niya, pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. Eh walang ibang tinutukoy kundi siya eh. Di ba? Kaya yung nasa laman, o yung sinasabing walang espiritu, talagang hindi nila maiintindihan yung bagay na yan. Bakit? Wala ho talaga yung espiritu. Kaya kahit na anong paliwanag mo, di ba, halimbawa nga doon sa mga debate, sa mga forum ng mga nagdidebate. Tinan niyo yung mga nagdidebate, pare-parehong nasa laman lahat. Lahat ng reliyon, nasa laman. Yung isa nasa laman, yung isa nasa laman. Ang tatalino, magtatanong yung isa, sasagot yung isa. Magtatanong yung isa, sasagot yung isa. Iriribat or iriribut. Hindi sila makaintindihan. Meron silang isang pinagtatalunan na yung pinagtatalunan naman nila, hindi nila nalalaman sapagkat pareho silang nasa laman. Nagtatalo sila doon sa isang bagay na hindi angkop sa kanila. Kaya nga yung sasabihin mo makikipagdibate, paano ka makikipagdibate dito sa mga taong itong nasa laman? Di ba? Pare-pareho nasa laman. Isa yung
isa yung halimbawa, yung isa affirmative, yung isa negative. Ha? Yung isa nagsulong, yung isa hindi negative siya o tutol siya. Yan. Ganyan ang sa debate. Eh parehong nasa laman. Bakit natin nasabing parehong nasa laman? Eh kasi nga, yung pakikipagdebate, kampi-kampi yan. Di ba? O, bahabahagi yan eh. Kaya nga nasa laman. Ayun. Ngayon, doon sa mga banal, pakatandaan natin, yung Espiritu ng Diyos, yung Espiritu ni Kristo, yung banal na Espiritu, Espiritu ng Kanyang Anak, oh, Espiritu ni Kristo, isa lang ho yan. Bakit? Ilan ho ba yung Diyos? Di ba sabi doon sa 4:24 ng Juan, ang Diyos ay Espiritu. Di ba? Kasi sa iba, oh, lumalabas kasi yung pagiging atheist ng marami. Oh, yung walang Diyos. Oh, hindi kilala ang Diyos. Walang Diyos. Ayan. Oh. Di ba? So, magtataka bakit pambihira mga nagsipag-aral. Oh. Yung isa kakamalalaki dahil alam mo, 4 taong siya nag-aral ng teolohiya. Theology. Pinag-aaralan, hindi doon sa pagka-Diyos. Teyoso eh, no? E di yun sa pagka-Diyos. So, doon makikita lang natin doon sa aral, doon sa turo. Doon makikita natin silat. O, lahat silat. Akala lang nung marami, palibasa, nagsasalita sila ng galing doon sa sinasabi doon sa kasulatan, akala nila sila isa Diyos na. Hindi yung ganon. Di ba? Kinakailangan maintindihan, malaman, ano yung turo. Di ba? Eh sinasabi ho dyan. Tinan nyo. Sa makating bagay ang Espiritu ng katotohanan. Aba, yung ibig sabihin, walang kasinungalingan. Eh kasi katotohanan eh. Kaya tingnan ninyo kung ano yung pinangangaral ho ng mga nasa laman, hindi ba kasinungalingan? Kaya yun ang, nung siya ay ano na, papaalis na, yun ang sinasabi niya sa kanyang mga alagad. Hindi ba? Ano ba sabi niya sa bandang, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin niyo ang aking mga utos at ako'y dadalangin sa Ama, kaya'y bibigyan niya ng ibang pangahali upang siya'y sumayin niyo magpakailanman. May tinutukoy dito ng Ama, ano? At ako'y dadalangin sa Ama at kaya'y bibigyan niya ng ibang pangahali upang siya'y sumayin niyo. Sasabihin ng mga iba ama, iba anak. Ayan o, aliwanag o. Yan. Di ba? Pero hindi lang naintindihan. Meron palang ginagawa si Abba Yahweh na siyempre hindi naintindihan ng nasa laman. Parang puzzle. Tinanong niyo ha. 18. Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Sino yung paririto doon sa mga alagad? Eh di ba yan yung sinasabi niya ang mga aliw? Oh, ako'y paririto. Oh, di ba? Oh, alimbawa, yung may sinasabi niya na ako'y paruroon sa Ama. So, naiintindihan ng marami, aalis siya, paruroon sa Ama. Sabi ng dalawang Diyos, nung umakyat si Kristo sa langit, umubo sa kanan. Ay dinalwa na yung Diyos. Hindi ba? Samantalang ang sinasabi ng kasulatan, isa lang yan. Nagdoktrina, tatlong persona sa isang Diyos. Alam niyo ba sa reliyon, yung Espiritu, yung banal na Espiritu, sa kanila ay kapangyarihan lamang. Nilalamang nila yung kapangyarihan. Hindi na naintindihan, yan mismo si Abba Yahweh. Yan yung sinasabing Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo. Isa lang yan, si Abba Yahweh. Hindi naintindihan ng lamang. Kaya nga noong magsasalita na siya tungkol sa ipinapakilala niya kung sino yung Ama, ang nais nung nakapakinig, patayin siya.
hindi nila matanggap yung mga sinasabi niya. Ako, tanga mo, ay isa, nakakita sa akin, nakakita sa ama. Hindi ka maganda ng palataya na ako'y nasama, tanga ba'y nasa akin. Hindi nila kayang tanggapin yun. Ganun din sa panahon natin. Yung lahat ng nakikinig at ating ipinangaral na galing sa kasulatan, hindi rin maintindihan ng mga. Bakit? Eh, liwanag ko eh. Oo. Diba? Ano ba ang maliwanag doon? Hindi matatanggap ng sanglibutan. Patuloy natin, 19, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanglibutan. Ngunit, inyong makikita ko sapagkat ako'y nabubuhay at mga bubuhay rin naman kayo. Eh, nung unang siglo, ay nakita siya ng sanglibutan eh. Pero, ngayon, hindi na. Hindi na makikita ng sanglibutan. Kaya nga yung sinasabi nila, yung paririto siya, sino ang pagpapakitaan? Taga-sanglibutan? Hindi mangyayari yun. Ay, diyan pa lang sinasabi niya na eh. Ano sabi niya? Kaunti pang panahon, hindi na ako makikita ng sanglibutan. Ngunit, inyong makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay at mga bubuhay rin naman kayo. Ako sasabihin mo, mayroon second coming. Eh, nung unang siglo, maliwanag, sinabi niya na eh, hindi na ako makikita ng sanglibutan. Pagkatapos sasabihin, nung mga naangaral eh, yung second coming, paririto ang wika, hahatulan ng wika yung mga tao, hindi na nga siya makikita ng sanglibutan eh. Unang siglo pa lang sinabi na niya, direktamente, sinabi niya na, hindi na ako makikita ng sanglibutan. O tapos may aral kayong second coming, na ano? O lahat ng hindi mananampalataya, makakita sa kanya. Di ba? O tuloy natin. Sa araw na iyo, makikilala niyo ako'y nasa aking ama. At kayo nasa akin at ako'y nasa inyo. Ay, dito lang o. Sa araw na iyo, makikilala niyo ako'y nasa aking ama. Maunawa ho ba ng laman niyan? Di ba? Hindi mamunawaan. Hindi kaya munawaan. Kaya nga sinasabi nga ako kung paano yung langit na hindi sila magkakapanag po eh. Kung gaano yung layo ng langit sa lupa. Ganon ang kanyang pag-iisip. Paano mangyayari ngayon na maiintindihan nung nasa laman yung mga sinasabi niya, yung mga bagay na ukol sa Espiritu? Hindi ko talaga maunawaan yan. Para ka lang nagsasalita sa hangin. Halimbawa, yun sinasabi, makikipag-debate ka. Ang mangyayari yan, para ka lang nagsasalita sa hangin. Walang saysay, walang kabuluhan. Bakit? Yung makakatunggali mo nasa laman, mangangatwiran yan ayon sa laman. Hindi yan mangangatwiran ng ayon sa Espiritu. Sapagkat yung pinananahanan ng Espiritu, hindi nga makikipag-debate. Kasi bahagi ng laman yun. Di ba? Yan. Meron ang aking mga utos at tinutupad ang mga iyon at siya umiibig. At siyang umiibig sa akin at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama at siya iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Ipinahayag ba ni Abay Hawa doon sa mga taga-sanlibutan? Hindi ah. Oh. 22. Si Judas, hindi ang Iskariote,
ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano mangyayari na sa amin ka na magpapakahayag at hindi sa sanglibutan? Liwanag, di ba? Sumagot si Yahushua at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, kanyang tutuparin ang aking salita. Siya'y biibigin ng aking ama at kami pasa sa kanya at siya'y gagawin namin aming tahanan. Naku po, lalo nang hindi naintindihan. Di ba? Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita at ang salitang inyong narinig ay hindi sa akin, kundi ang amang nagsubo sa akin. Ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Kaya nasasabi niya yon na ano? Oh? At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsuko sa akin. Bakit? Oh. Ito'y sinasalita ko sa inyo samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Datapwat, ang mga aliw sa makatibagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Sa 14:26, ito, tingnan nyo. Yung mga aliw, di ba ang wika, yan yung Espiritu Santo. Yan ang wika yung susuguin ng Ama sa aking pangalan. Kung ilalagay mo, anong pangalan ngayon ng Espiritu Santo? Eh sasabihin mo, Yahawashay. Di ba? Pagka sinabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Alam na ngayon ang pangalan niya. Eh di, Yahawa na. Ayan. Kaya bang tanggapin ang laman? Hindi. Hindi kayang tanggapin yan. Bakit? Wala yung Espiritu. Na kaya lamang nagkakaroon ng ugnayan ng tao dahil doon sa Espiritu. At yung Espiritu yun, nananahan. Nananahan. Hindi, kumbaga, sabi nga, come Holy Spirit. Hinaanyayahan. Hindi ho, nananahan mismo. Sino pinananahan? Yung mga banal. Ayun, nakita ko na ho yung aking reminder. May sagutin natin yung kay Sister Lolita Corsiga. So ayun, maliwanag ko mga kapatid ha. Sa makatibagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan. Hindi matatanggap ng sanglibutan. Anong dahilan? Sapagkat hindi nito siya nakikita. Eh kasi nga sanglibutan, sa pamagitan ng mata, pamagitan ng tenga, pamagitan ng ilong, bibig, dila, senses. Yan yung laman. Ni nakikilala man siya, siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya tumatahan sa inyo at sa inyo. Sino yan? Siya ba Yahwa? O ito ang pinag-aaral natin. Kahit ilang beses mong sabihin, kung yan ay nasa laman, hindi niya maunawaan. Wala kasi yung Espiritu na nagtuturo, nagpapaunawa. Wala yun. Kaya nga ho yung mga aliw, ang tawag dyan, tagatulong o tagapagtanggol. Maliwanag nga, no? So, sana, ganun lagi naman eh, loobin niya ba Yahawa, na pagkalooban, yan ang pangunawa, lahat po na maabuti ng pangangaral ng munting channel na ito. Sapagkat nakikita naman natin ang takbo ng sanlibutan. Yung takbo ng sanlibutan talagang walang nakakilala kay Aba Yahawa. Wala. Iisa itinataas nila yung ipinanganak noong December 25. Lahat. At puro mga Diyos-Diyosa na. Puro mga Diyos-Diyosa. Lahat ng mga ipinataas niya.
Ama, Diyos. Walang pangalan. Sabi mo nga, mapalag pa nga ho yung mga anak. Nilalagyan nila ng pangalan. Kung sino pa yung pinakamakapangyarihan sa lahat, siya yung walang pangalan. Walang pagkikilanlan. Kaya yan may pangalan para may pagkakilanlan. Diba? Saan kayo nakakita halimbawa? Miski sa mga yung pangkaraniwang nakikita natin. Ano ba ang tawag niya sa gamit na yan? Sandok. Ano ba ang tawag niya sa gamit niya? Siyanse. Ibig sabihin, meron silang pagkakaiba. Ito yung siyanse, ito yung sandok. Kaya nakikita ko lang ha, para lang maintindihan ng bahagya. Bahagya. Sandok, siyanse. May pagkakaiba sila. Anong pinagkaiba nila? Siyempre, yung itsura and then yung pangalan. Oh, yan. Totoo yan. Di ba? Eh, manggigitil ka na. Manggigitil ka na. Ilabas mo na yung lipid mo dyan sa leeg mo. Di ba? Ano man? Eh, mabigat dyan yung pinatigas ang puso. Wow. Tapos binulag. Kaya yung 2 Corinthians 4:4, si Abayawa yan. Hindi yan yung Diablo, yung Satanas. Kasi yun yung Satanas, yung Diablo, yan yung laman. Walang kakayahan, bumulag yan. Di ba? Ayan, maganda ang gabi, Brad Alberto Palado. Sister Gina Makoko, good evening. Brad Christopher Perez, same to you, bro. Brad Wilfred Bedes, magandang gabi. Brad Ezekiel Umali, good evening. Sister Loren Paulan, Brad Emiliano Malik Jr., Samuel Rotoni, Brad Melchor Pasis, Brad Nel Umali, Sister Lolita Corsiga, Brad Rodrigo Sapra, Sister Chris Junker, magandang gabi, sis. Brad Noli Tongkua, Chris De La Cruz Kim, Sister Lori Calderon, Sister Vivian Mana, Sister Christine Joy Cariaga. Ang dami ko na libanan na. Ayun. Brad Fernando Abelliera. Sister Cristina Juarez. Sister Rebelisa Shelley. Brad Fortunato Juarez. Sister Maria Victoria. Sister Leia Lamorin Flores. The Vlogger of Nabunturan. Magandang gabi. Sister, kumusta ka na? And then, bah, asa na? Sister Shirley Abrera, Sister Rose Limandoho, Brad Edmundo Umali, Brad Arnold Makoko, magandang gabi. Brad Joel Suela, Rodelio Naba, Brad Jasper Argay, magandang gabi. And then, sabi ni Sister Lolita Corsiga, kaya nga po bro, danas po natin yan sa mga tao. Bro, pag nasa laman, baloktot po ang katwiran, mahilig po pati sila sa kalayuan. Oh, meron nakikipag-diskusyon eh. Yung sarili nila, di hindi malamang diyo ba? Kung sila ba ay may katuwiran, kaya ba yawa? Sister Imelda Alfonso, o yan, nakaka-relate siya, iba-iba ang sagot. Lolita, Sister Lolita Corsiga, tama po bro, ganda po ng talata, ang sarap pong pakinggan. Samuel Rotoni, tama po bro, hindi nga nila matanggap ang pangalan ni Abayawa. And then, Brad Rosalino Parito,
isang maluwalhating pakinig sa banal na Espiritu mula sa nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng kapatid na pinili. Kananda Villar, tama po lahat. Brother Manuel. Rosalino Parito, banal na kapulungan ito. Rodelo Daba, tama yung sinabi niya, John 8:24. Tama po yun. Malibang makilala mo na ako ay siyang mamatay ka sa iyong kasalan. Si Sir Lolita Corsica, si Enoch daw po at si Elias umakyat daw po ng buhay sa langit. Wala akong ganun. Ano yung turo na yan? Ang daming naligaw dyan. Bakit? Eh kung si Yahweh siya ngayon namatay eh. Oh. Di ba? Kumbaga, nag-transport lang yan mga yan. Hindi ibig sabihin, kasi walang tao na hindi dadanas ng salitang kamatayan. Ang kamatayan talagang itinalaga yan sa lahat ng tao. Oh. Di ba? Kaya yung sinasabi nila, hindi namatay. Hindi totoo yan. Doon sa Hebreo 11, sana. Ay, nga lamang. Kung wala nang pagbubukas, para nung lamaki kita. Sabi nga doon, nangamatay ang lahat ng mga ito. Ay, kasama yung mga banal doon na, sina Abraham. Oh. Lahat yun, nagkanda matay. Oh, ang dami na daya yan. Si Enoch at saka si Elias. Sabi ng isang preacher, kaya daw yan ay umakyat ng buhay. Eh kasi meron pa silang misyon. Aming misyon. Tanyo ko yun. Yun lamang makikita mo na kagad. Nagbigay na kagad siya ng conclusion niya. O ibig sabihin, nagkaroon siya ng opinion. Wala namang makasulat yun. Kaya daw wika siya buhay dahil may misyon. Saan mo nabasa? O yun yung opinion mo. Ano ba? Rodelo na ba? Maraming reliyon na hindi nakilala ang tunay na alhayam na kasulatan, lino na sinabi sa John 5:43, napalito ako sa pangalan ng Ama. Di ba? Fernando Villera, sabi ng EDD leader, kaya daw naglalaban, di ba, sila kasi ang Diyos daw na ay si tao. Pareho lang silang nasa laman. Yun lang yun. Di ba? Pareho lang nasa laman. And then, well prepared, buruin ang banala ating abayawa. Lolita Corsica, maraming salamat po abayawa sa bagat biyaya na pinagkalog niyo po sa mga pinili mo sa aming lahat na nasa kapuluan. Milana Mali Jr., di po kaya ipinahintulot ni abayawa na huwag siyang makilala ng mga reliyon upang di mabanggit ng kahit sino ang kanyang banal na pangalan sa walang ulan. Tama. Kasi nababanggit yung pangalan sa walang kabuluhan. O ngayon, maganda yung binabanggit nila, kahit na banggitin nila, wala naman silang kabuluhan. At saka yung sinasabi nila, walang kabuluhan. Pati yung Diyos-Diyosa na kanila na sinasamba, wala rin kabuluhan yan. Rosalina Parito din. Tama po sa paglalang na bigyan ng pangalan ng mga ibon at mga hayop. Ang banal abayawa ay wala. Ano yun? Tama naman, di ba? Sa bigyan ng pangalan, lahat ng mga hayop, ba eh, napakarami, no? Pero bakit yung pangalan niya wala? Sala. Chris de la Cruz Kim, huyang linaw po ng bawat talara ng binasa at ipinaliwanag mo po sa amin. Ganda po ng topic. Napakaliwanag po. Maraming salamat po, Kuya. Ingat po palagi. Wala hanggang pasalamat po, Abayawa. Salamat din, sis. Sa Lolita Corsica, kaya nga po, bro, lahat po, mamamatay. Kaya nga po, natatawa po ako. Gusto ko po sanang sagutin. Sabi ko po, huwag na. Magsasaya lang po ako ng panahon kasi nasa laman po sila. Kaya yung magkoconverte ka, yung magpapaliwanag ka para makonverte mo, hindi mangyayari ho yun. Bakit? Una, yung sarili mo, itinataas mo. Yung gawain ni Abayawa, inaako mo or kinukuha mo. Sala yun. Yung conversion, ang conversion ho, walang iba kundi kay Abayawa yan. Oh, pwede ka naman mag-share. Kasi yung iba ho, alimbawa, nakapag-share, tapos nadala niya, alimbawa, doon sa kanilang church. O
O yan ha. Yan ho yung aking bunga. Para ba nga nangyari, siya yung nag-converte na makarating yun. Kaya sinasabi niya, yan yung bunga ko. Paano nagkaroon ka ng bunga? Eh yung conversion na dating nasa laman, patungo sa espiritu, eh walang magagawa niyan kundi siya bayawa. O ito, tingnan ninyo. Paano ba malalaman, Brad, kung ang isang tao na konverte sa espiritu? Ito. Ano sagot? Huwag na kayong lalayo, huwag kayong lalayo. Sarili niyo. Ikumpara niyo yung sarili niyo noon at ikumpara niyo yung sarili niyo ngayon. Tingnan niyo. Halimbawa, inuna mo yung noon. Tapos, tinignan mo yung ngayon. Para naman walang magbabago, Brad, ha? O, edi, nasa laman ka. Ganun lang yun. Huwag kang kukuha ng halimbawa sa kapwa mo. Ang kuna mo ng halimbawa na para malaman mo na ikaw ay may espiritu, ay tingnan mo yung sarili mo noon sa ngayon. Ayan, madali lang maintindihan. Comparison lang, ikumpara nyo lang. Pagka kayo, o sino man, na yung dati, at wala hong pagbabago, na bagamat nakilala nyo o nalaman nyo yung pangalan ni Abayawa, at wala pa rin pagbabago, nananatili po kayong nasa laman. Pero, kapag may nabago at 100% pagbabago, ibig sabihin talagang totally ha, ayun. Yan yung may espiritu. Diba? Kung sino man na kay Kristo, isa ng bago nila lang. Yun lang mo yun. So, maliwanag po mga kapatid. Maliwanag ito doon sa may mga espiritu. Malabo ito. Doon sa walang espiritu. Katulad na lamang ng salitang iglesia. Church. Di ba? Ayan. Sabi ni Sister Lolita, oo nga po, ang laki ng pagkakaiba, malaki po ang pinagbago, halos lahat bago. Ayan. Masusukat na natin ngayon yung ating sarili kung meron na tayong espiritu. Sandali. Hindi niya kailangan dyan ang mataas ang pinag-aralan. Yun lang. Tingnan mo yung sarili mo noon o 10 years before or after. Di ba? Ayan. Before and after. Tingnan natin yung sarili. At pagka nakita na natin yung ating sarili, before and after, makita nyo. Ang kakibat na dyan yung bunga. Andyan na yung pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Andyan na lahat. Yun. O di malayo-malayo na dun sa nasa laman. Ano? So muli po, kung lolobin, maraming salamat dun sa ating mga non-viewers. Ba, naka-35 tayo. Maraming salamat sa ating mga kapatid sa GC. At sa lahat po ng ating mga kapatid na nakiisa po sa atin sa araw na ito. Maraming salamat sa bawat isa. At muli, isang aral na naman ang inihagi sa atin ni Abayawa, karagdagan doon sa kaunting kalaman sa kasulatan. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayawa, ay sumakanyanawa ang kalwalatian ng karangalan ng pagdahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon, ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Muli po, maraming salamat sa lahat ng mga kapatid. Sa ating mga anon viewers, maraming salamat. Gawin po ni Abayawa, bukas, muli tayong magsama-sama. Muli po, magandang gabi sa lahat.